Welcome po sa Pinoy Art TV, and we have another episode, at ang mga i-feature nating artist ngayon ay curated ni Ma'am Carms Gaspi. Sa isang artist, mag-feature tayo ng mga tatlo nilang artworks na ako naman ang pumili ng mga artworks na to. So, ang unang-una natin na papakilala sa inyo ay si Miss Connie Cabalar. So, ang si Miss Connie, ang mga theme niya lagi is nature, tsaka medyo fantasy, tsaka nasa, parang very, dreamy ang dating. Katulad nitong painting na to, isang ship na parang nilalamon ng, ng alon sa gabi. Oo, mabagyo. Mabagyo siya. Very galing ng rendering niya. Para talagang mararamdaman mo yung emotion tsaka takot dun sa kulay. Oo, sa kulay. Makita mo yung kapal ng tubig. Diba? Gamit niya dito oil. Ang pangalawang painting naman is itong flowers. Ang ganda ng lighting nitong flowers na to. Maramdam mo talaga yung warmth nung garden. Tapos yung petals niya. Kita mo marami siyang kulay na ginamit kahit na pula lang. Ang ganda nung pag-execute niya ng form nung petals tsaka nung mga leaves. Magaling ang pagkaka-render niya. Meron pa isa, di ba? Tapos, yung pangatlo naman, itong tatlong angel, nasa forest. Mukhang tatlong Filipinong bata. Gaganda. Ang husay niya sa damit, parang mga fairy. Maninipis yung damit. Ang ganda ng lighting niya. Tsaka, para talaga siyang, dreamlike. So, yun yung kanyang, concept lagi, yung kanyang style, very fantasy. Si Connie, matagal ko na yung kilala kasi tahimik na tao yan, hindi yan nagsasalita laban sa kapwa, tahimik lang buko, walang sa isang tabi. Mayaman yan. Baka mayaman na. Connie, mayaman ka na ba na to? Okay, ang next nating artist ay si Miss J. Hilario. Introduce mo si Miss J. Si J. Hilario, sabi niya, 200 pa lang daw yung aking members. Ngayon nasa 14,000 na. Andito pa rin siya pa rin yung aking hinahanap. Kakapad na lang pa lang sa akin ng book niya. At sabi niya, hindi... natutuwa daw siya at palagi ko siya naaalala. Dahil yung kanyang mga gawa ay talagang maliliit na mga ganda na malilinaw. Dalawa lang yata kilala kung ganyan gumagawa maliit. Si Miss J, nabasa ko din yung book niya. Kwento niya doon is yung nagsimula siya sa pag-painting. Ginamit niya lang daw yung mga art supplies nung anak niya. Tapos from there, nagustuhan niya. Tinuloy-tuloy niya na yung pag-painting. Tapos ang mga favorite niyang subject is nature. Ang mga magagandang landscape, tapos pinipaint niya sa mga ganito kaliliit na sizes kadalasan. Pero malinaw kahit maliit. Parang ang cute nga parang siyang jewel, maliit pero precious. So kahit siguro maliit 'yan, mahal 'yan kasi mas mahirap magpinta ng maliit Ganon? Mas mali. baka lumabo yung mata mo. So, ito yung mga gallery niya nakalagay sa table. Makikita niyo yung size. So, mga cute siya. Ganda na mga puno niya. Ilalagay niya sa easel, sa iba't ibang klase niya. Tsaka inspired siya magpinta. Yung importante, nakikita mo naman Maganda. Nakadalawa exhibit niya yata. Yan, solo exhibit pa. Maganda yan, si J. Hilario. Tapos ito pa yung kanyang mga selections. Iba niya yung mga iba't ibang sceneries.
Mahilig siya sa ano, scenery, landscaping. Kita niyo yung chocolate. Bakit kaya may chocolate palagi? Baka para pakita niya kung gaano kalaki. Ah. Tsaka baka mahilig siya sa chocolate. Oh, ganon. Pero maliit na painting, malaking pera. Siguro, ano? Mayaman na yan sa Singapore, siyempre. Mayaman mga tao ba sa Singapore? Naga-Singapore ba siya? Ayun, nakalagay. Asia, Singapore. Okay. Oh, di ba? Di na sa Singapore siya. Ang next natin ay si Melakay Agapay Valdez. Mm-hmm. So, si Mr. Melakay naman, ang team niya mga parang social realism. So, kung ano yung mga nakikita natin sa paligid, yun ang kanyang inspiration. Hindi na siya lumalayo. Siguro, mga ito yung mga eksenang nakikita niya sa araw-araw. Oh, ganyan si Melakay. Katulad nitong babaeng namimili sa palengke, uh-huh. May tahong. Ang gamit niya is watercolor, by the way. Isa sa mausay si Melakay. Tapos ito naman, babae nagluluto. Mm-hmm. Ewan ko parang banana cue ba yan. Sino or kaya something. Ito? Asawa niya kaya ito? Siguro. Nag-isip pa. Baka may nakikinig. Kita mo yung naman. Mga detalye. May mga bote pa sa gilid. Kinukunan niya muna ng litrato. Siguro yan ano. Siguro. May mag-posing naman ng matagal na ganyan. Bakit ganun? Wala akong mga likes. Pambihirang yan. Tapos hindi ito naman. Nakikita. Yung baka. Ay, mm-hmm. Hindi niya pinost yata sa page. Kinuha ko sa account niya. Ah, kaya. Hindi ito mo naman namamasyal eh. Yung baka. Ay, siguro kapit-bahay niya to. Ang taba ng baka, ang ganda. Ang ganda nga. So, ang style talaga niya, Pilipinong-Pilipino. Ano kaya si Melakay? Nag-umpisa kaya to sa magazine o sa ano? Close ba kayo ni Melakay? Bakit? Boyfriend ko ba siya? Hindi kasi matagal mo na ba siyang kilala, member ng group? Matagal na ba siyang member ng group? Ganun, joke lang. Oo naman, mabait sa akin yan eh. Isa na siya sa mga original na member. Tapad na nga mag-post yan eh. Kasi sa katagalan. Ayun, tagal na ng group na yan. So, ang next natin ay si Christian Manabat. Kaya bago ko pala kilala. Natanauan. So, ang style ni Christian, very bold yung mga strokes niya, parang knife ang gamit niya. Tapos, malakas. Katulad nitong babae, parang nasa ilog, tapos ang ganda ng lighting niya. Ang, pati yung parang palette knife yung gamit niya dito sa babae. Mga sa mga bagsak-bagsak. Oo, ano, mga pintura. Very, unique siya. Very dramatic lagi ang dating ng niya, subject niya. Sabi niya kasi bawat gawa niya, kung halimbawa may bibili sa kanya, pupunta muna sa bahay, tinitingnan niya kung ano yung bagay. Mm. Pero ang nilalagay niya. Kumbaga consultant din siya. Tapos, ang sunod naman itong mga ayun, ganda. Nude. Nasa ilalim ng tubig. Nude ba yan? Oo. Ang babae, lalaki, nude. Ang ganda ng niya. Style niya. Tsaka, ang pagkakagawa niya ng nude, hindi yung nalulunod talagang parang naglalaro lang lahat. Tsaka iba-ibang race. May maputi, may kayumanggi. Para silang, very dreamlike yung quality niya. Meron pa siyang parang mga gasgas ng ini-scratch ng knife. Yun. Yan yung trademark niya eh. Oo, yung mga kinasgas. Ganda. Tapos, sunod naman is ito. Ay, naku, ganda ito, gusto ko nito. Building letter. Ano to? Parang, tulay. Parang sa MRT to eh. Parang sa Pasay back, ito. Baka sa Taft Avenue. Tapos, magbabagsak na yung araw. Gustong gusto ko siya si yung warm niya. Tsaka very moody. Ang hirap yata gawin yung kaliliit na jeep na yan. Hmm. Tapos, yan. Baka, ang size niya is 24 by 36 eh. Ah, medyo malaki na rin. Digital painting siya. Lahat? Baka lang traditional. Hindi, iba. Hindi naman sinabi. Hindi nilagay, oo. Ayun. Nakalagay digital painting eh. 20, parang, pero yung print 24 by 36. Uh-huh. Pero kayang-kaya niya rin yan sa painting ng oil. Mm. Hindi mo naman magagawa yan sa digital kundi ka nag-umpisa sa painting ng oil. Okay. Sunod naman is si Madoline Agudo
Dela Rosa. Madoline. So, teacher yan. Si Madoline, ang kanyang expertise niya sa tingin ko, portrait. Ang gaganda ng mga portrait niya. Tsaka pag mag-paint siya, saktong-sakto. Katulad nitong itong babaeng to, gamit niya pastel. Maganda yung kulay ng background. Tsaka, kita mo yung expression ng mukha, kuwang-kuwa niya. Ang gusto ko dyan kay Madeline, kung ano yung nakikita niya, yun yung dinodrawing niya. Hindi siya nagpe-fake. Itong babae na to, sure, maganda. Dahil hindi siya nagpe-fake, maganda na, Itong sunod na babaeng to, live, maganda din. Live sitting niya ginawa yan. Talaga nakapose sa harapan niya. Biruin mo, nagawa niya yung detalyeng yan. Nandito yata sa Manila nung ginaya niya yan. Sa harapan niya, ginawa. So, nakuha niya na parang mukhang antagal ginawa, pero live sitting yan. Yung mukha ng babae, parang sa kagandahan ng gawa ni Madeline, lumabas sa frame. Haba, Madeline na, ibang klase yan, ha? Ganda. Ang galing niya talaga. At saka, hindi overacting. Tapos, itong sunod naman. Itong madaming likes to sa umabot ng 136. Yung babaeng very provocative ang post niya. Naka-tawag dyan. Ewan ko lang kung... Parang nakabalot siya ng kumot. Hindi ko lang alam kung nag-fake siya rito. Kung ganyan kalaki ang dodo niyan. Bakit? Inisip mo ba kung malaki o hindi yung dodo niya? Ang ganda ng dodo, nahuhulog na nasa bewang na. importante yung yung nakikita. Kaya natin ngayon, hindi na importante. Ano kaya nakafocus ito? Yung mukha o yung dodo? Sa atingin ko yung chest, kasi yun ang nasa gitna. Kaya ang taas ng like, 136. Yung dodo. Yung dodo yung nagpa-like. So, di ba? Lalaki yung mga dodo. Tsaka maganda yung expression ng model. Actually, yun lang ang naiiba sa lahat ng mga painting niya. Ito na yata pinaka-sexy niyang, pinaka-daring na nagawa niyang painting. Ganda. Ang usay. Basta ang galing talaga niya sa human form. Tsaka yung si Madeline, hindi siya nagkasalita ng mga against artist. Lagi siyang peacemaker. Kahit nasasaktan siguro yan minsan sa akin. Meron ba, Madeline? Peacemaker. Joke lang yan. Ayun. So, yun ang ating limang artist na finiture ngayong gabi. So, sana nagustuhan ninyong lahat at aabangan namin kayo sa susunod na episode. Yes. Okay. Good night sa inyong lahat. Good night. At sana mag-pray kayo. Huwag niyong kalimutan mag-pray every morning, evening, at magpasalamat palagi sa mga biyayang dumarating sa ating buhay. Hindi yung kakalimutan dahil masagana ang buhay. Masagana kung hindi. Prayer. Di ba, Madeline? Bye. Good night. Good night.